PIAA horn or PIA horn dito sa NMAX. Ganyan yung magiging itsura niya. So, pag nakabit nyo na si relay number 86 saka stock horn negative, okay, battery positive, wag na wag kayo magkakamali dito sa battery positive, dito siya kay fuse. What's up mga ka-amigo, we are back. Amigo Valentino here. So ngayon, ang vlog natin, bale, maglalagay tayo ng PIAA horn or PIA horn dito sa NMAX ng aking kapatid. So, i-install natin to. Bago natin to i-install, check muna natin to. Yan. Ito yung PIA ko. Yan, dito na yung aking kapatid. Lalagay na namin dito sa NMAX niya. So, yan. Ito yung PIA horn. UA120 12 volts 400 hertz. Tapos yung naman ay 500 hertz. Yan, 500 hertz. So, low and high tone ko. Dalawa. So, i-install natin yung mga kakailanganin natin. Ito, relay. Kailangan natin ng relay na 12 volts, 80 ampere. Hindi makita masyado. Yan, 80 ampere. Yan. Mura lang to. So, mga nasa 100 plus. Pero quality to. So, ito. Tapos, yung kailangan pa natin is fuse. Kailangan natin ng bagong fuse. So, yung fuse na to, i-check natin kung ilang ampere. So, yung fuse natin ay 15 ampere. Yan, 15. Hindi masyado makita. 15 ampere na fuse, no? No? So, 15 ampere yung fuse natin. Yan. Tapos, electrical tape. R-mark. Tapos kailangan natin ng bolts at saka nut, mga apat na ganito. So, saka kailangan natin ng washer. Yan, washer. Tapos bracket na makapal. Yan, makapal. Ito. Hindi ko alam kung ilang inches to. Basta ganito. Tapos isa pang bracket na ganito yung itsura. Yan. So pwede nyo lang itong gawin. So ito, nandito lang to sa bahay namin, so gagamitin namin yun. So ganyan, makapal din to. Yan. Tapos wire, syempre kailangan natin ng wire, stranded. Yan. So mangyayari ngayon, gagawin natin una ay bubutasan natin to. Ito, binutas na to kanina. Yan, nasa bandang gitna. Mamaya malalaman nyo kung bakit sa gitna. Pagkatapos yung butasan to, bale, yung isa pang bracket, ito. So, ilalagay natin yun siya.
dito. Dito sa taas. Yan. Yan yung magiging itsura niyan. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo saan banda to ilalagay. So, ayan. Yung kailangan natin dito, ito, isang bolt nut, tapos dalawang washer, ito, para dito sa bracket natin. Kakabit natin yun siya dito. Ganito. So, ganyan na yan siya. Dahil ganito na, lalagay natin yun siya dito sa loob. Nakita nyo yung bolt na to, ito, itong bolt, dito natin siya ikakabit. So, tatanggalin natin yan, tapos ikakabit. So, kakabit natin to, dito na sa loob, talagay natin. Yan, ganyan yung magiging itsura niya. So, bago ang lahat, kabit na natin. Dito namin naisipan ilagay to, kasi matibay. Kailangan matibay, kasi yung piaya horn, mabigat. Hindi siya pareho ng mga Mack horn na magaan lang. Yung piaya horn mabigat siya, kaya hindi pwede ilagay sa mga kung saan saan lang, kaya dito namin siya maisip na ilagay. Tapos nun higpitan natin yan. Tibay na, yun yung hindi gumagalaw. Yan, tibay na siya. Hindi talaga gumagalaw. Yan. So, yung iba kasi, nilalagay nila dito banda. Sa baba. Eh, pag dito kasi banda sa baba, pag maputik, pwedeng maputikan yung Mack horn natin, yung piaya horn. Pwede siyang maputikan. So, sayang naman, di ba? So dito namin nilalagay banda sa taas. So ganyan yan siya. Papakita ko sa inyo yung sample. Yan, dito yung Mack horn. Tignan natin. Tapos ito naman, meron siyang sariling bracket. So yung bracket na to, i-bend natin to. Ganyan, mga 45 degrees. Yan, i-bend lang natin to. Na-bend ko na siya ng konti. So wala tayong machine. So ang gagamitin natin, itong gabi tubo. Lalagay lang natin yun siya dito. Yan, kakabit niya dito. Kung wala kayong tools, ganito ang gawin nyo. Tapos, kuha kayo ng pliers. Ito, pliers. Tapos, yan, saklam niyo dito. Tapos, saka niyo siya i-bebend. Saka niyo siya i-bebend. Yan. Konti lang, hanggang sa makuha nyo na yung saktong bending. Yan, bend natin. Yan, ganito yung magiging itsura niya. Siguro mga 45 degrees to. Yan. 45 degrees yung bending. So, i-bend din natin yung isa pa. To. I-bend din natin to. Ganun din. Paganyan din. So, bend na natin yan. So, pwede na natin ito ikabit dun. Pwede na natin siya isukat kung tama yung sukat natin. Yan. So, saktong-sakto lang yung pag-bend natin. O yan. Saktong-sakto lang. So, pwede na natin siya ikabit. So, ang kailangan natin dito, bolt, at saka nut, at saka washer. So, meron pa ako isa dito, bolt, dalawang washer, tsaka isang bolt nut. Ayan.
So yan, nakabit na natin yung dito sa may right side. Yan, ayos na. So dito naman sa kabila, sa may left side na naman tayo. Ganito yung magiging itsura niya. Nakabit na natin to. Tapos nakabit na rin natin to. So ngayon, panahon na para sa wiring. Yan, okay na si horn. Dito na siya. Tapos ito rin dito. So nasa magandang pwesto na sila. Yan. Siguraduhin nyo pala na ito maigpit yung pagkakaano, pero huwag sobrang ipit, baka ma-lustrate. Tsaka yung dito, siguraduhin yung maigpit to. Ito. Okay? So yan, goods na yan. Tinanggal namin yung side fairing. Ito. Tsaka lumipat pala kami, pumasok kami dito sa loob kasi parang uulan. Iwa-wire lang natin to dito. Dito hanggang papuntang battery dito sa loob. So ngayon guys, magwa-wiring na tayo, no. So pinalitan pala namin yung kulay red black na wire, itong mas malaki na white black na wire. Ito ay 18 GA type na wire na stranded din. Kaya nito yung 75 degrees Celsius up to 600 volts. So made in Germany. Ayan, di makita pero German yan. So good quality to. Tapos bumili din tayo ng ganito para sa battery dito. Yan. So pinalitan natin to ng mas malaking wire kasi maglalagay yung kapatid ko ng LED lights dalawa. So gusto niya pag bumibisi na siya, sasabay yung mga LED lights at saka yung high beam ng motor. So kailangan mas malaki kasi mas malaking electricity load yung gagamitin yung dadaan dito sa mga wire. So good quality na to, good na to. So ngayon ilalagay natin mula dito sa baterya, wawiring natin yun siya papunta dito sa taas dito. So yung mga butas na to ng bracket, magagamit natin yan, dyan natin ipapasok yung wire para hindi siya makalat, no? Dyan lang siya sa mga wire na yun, sa mga bracket na to. So yun, join na natin. Ang gagawin natin katapos nito yan, itong terminal apat na ganito, bale kakabit muna natin dito sa dalawa at sa natirang wire. Terminal dito sa wire. Ang gagawin natin,
dito sa may right side na Piaya Horn, yun o. So dyan natin yan ilalagay. Yun. Pag nakabit nyo na to, itong dalawa, kulit nyo naman yung dalawang terminal pa, tapos didirectan nyo na yan siya dito sa may Piaya Horn naman dito sa may right side. So direktan nyo lang. So yan, pagkatapos nyo i-commit yung ano, terminal dito sa may right side ng Piaya Horn, bale kukuha kayo ng wire, tapos ikakabit nyo naman yung stock horn. Yan, tinanggal ko na siya dito sa stock horn, tapos nandito na rin yung wire sa loob, ilagay ko na sa loob, ganyan nyo lang ilagay. Yan. Kita nyo yung ano, kulay bronze dyan. Yan. So ganyan lang gawin nyo dito rin sa kabila. Yan. So kung gusto nyo gamitin yung stock horn, isalpak nyo lang ulit dito itong dalawa. So goods na yan. Pag nagawa nyo na yan, tapos yung wire ng stock horn nandito. Yan. Nakakabit. Diretso ang nandito. So kanina nilagay ko na din yung mga ibang ano, ibang mga wire. Pero i-explain ko pa rin sa inyo kung saan-saan sila ikakabit. So naisip ko lagyan ng mga pangalan yan. Tapos i-explain ko sa inyo kung saan-saan sila ikakabit. Bago ang lahat, mayroon pong diagram yung ating relay. So yung relay natin may numbers. May mga numbers yan. Yan. Dito makikita yung mga numbers. Hindi lang masyadong kita. Yan. Pero may mga numbers yan. So sundan nyo lang yung diagram. Yan. Tapos pinangalan ko na din dito lahat kung saan-saan nyo siya ikakabit. Merong diagram na walang fuse, meron naman diagram na may fuse. So kami merong fuse, meron kami fuse para naman kung magsushort eh yung fuse lang yung maano, madadali. Yan. Fuse na may 15 ampere to. Yan. So ngayon i-explain ko sa inyo isa-isa kung saan ididikit. So yung socket kunin nyo, tapos may numero yun dun. Magsisimula tayo sa number 86. Yan, relay number 86. Si relay number 86 ididikit nyo siya sa stock horn na negative. Yan. So pag nakabit nyo na si relay number 86 tsaka stock horn negative, bale kunin nyo naman si relay number 85. Yan. Relay number 85 ikakabit nyo naman siya kay stock horn positive. Yan. Pag okay na yan, kunin nyo naman si number 30 na relay. Yan. Pag okay na tong dalawa, kunin nyo si relay number 30. Galing dito sa socket yan ah. Tapos ikakabit nyo siya kay fuse. So kay fuse, kahit alin man sa dalawa, okay lang yun, kahit kabaligtad dyan sila. Basta yung isa ikakabit nyo kay relay number 30 tsaka fuse.
Pag natapos nyo yan, si Pius naman, yung isa, natitira, ikakabit nyo siya kay battery na positive. Okay? Battery positive. Okay? Battery positive. Huwag na huwag kayong magkakamali dito sa battery positive. Dito siya kay Pius. Okay? Pag nakabit nyo na si battery positive, kunin nyo naman si battery negative. Yan. Si battery negative naman, ikakabit nyo siya sa dalawa. Kay Piaya Horn, left side. Yung left side, yun nandito. Kasi, di ba ganito tayo nagmamotor. So, ito yung left side, ito yung right side. Okay? Huwag kayo malilito. So, si battery negative, ikakabit nyo siya kay Piaya Horn, left. Yun nandun. Left yun, left. Na negative. Okay? Negative. So, yung negative natin dito, itong black, ay nasa taas. Tapos, si positive naman, nasa baba. Okay? Ganun din dito. Dapat pareho sila. Okay? So, balikan natin ulit para hindi kayo mawala. Si battery negative, ikakabit nyo. Ayan, nakakabit sila. Kay horn left side, yun nandun. Tapos, kay Piaya horn right side, na negative din. Ayan. Dito sa right side, yung negative yung nasa taas. Okay? So, ayan, nakakabit na silang tatlo. Pagkatapos nito, yung natitira na lang na wire ay itong tatlo. So, kunin nyo si relay number 87. Tapos, ikakabit nyo siya kay Piaya Horn, left side positive. Tapos, ikakabit nyo din si Piaya Horn positive na right side. Yan, magkadikit yung tatlo ha. Yung positive na Piaya Horn na right side, positive na Piaya Horn na left side, tsaka si relay number 87. Tatlo yan sila, magkadikit. Ganun din dito kay Piaya Horn left negative at saka kay Piaya Horn right na negative at saka kay battery negative. Tatlo din yan sila magkadikit. Okay? Tatlo. So, pag natapos nyo na yan, okay na yung lahat. Yan. Pag natapos yun na, bale, ikakabit nyo na tong battery. Okay? So, si battery positive natin, yung may stripe dito sa may positive side, dito sa may pula. Ito yung positive na battery. Tapos yung black naman, pure black dito sa may negative. Yung sa may negative pala, pwede din siyang ikabit sa ating ano bang tawag nito? Dito sa may ground, kasi itong chassis natin may ground to. So, pwede siyang ikabit dito sa may ground. Pero ako, dinirekta ko na dito sa battery. Kasi, minsan kasi, yung ground ng ano, nito, yung chassis, tumataas, bumababa yung, ano niya, yung kuryente niya. Kaya, may tendency na masira. Pero okay din, dito siya ilagay. Okay din. Pero ako, dumirekta na ako dito sa battery ha. Nacha-charge naman yung battery na to eh. Nung ano natin. Nung engine natin. So, goods lang yan sila. Yan. So, pag nakabit na yan silang dalawa. Yan. Okay na. Ngayon, okay na lahat. Yan. Ikakabit nyo na tong relay. Pag nakabit nyo na yung relay, i-check na natin. So, kahit naka-off, yan, kahit naka-off yung NMAX natin, yan, off, tinanggal ko na yung susi, naka-off yan, off. Yan, ganito yung pag-check.
Mache-check pa rin natin yan kung okay lahat. Yan. Yung pag-check kung gumagana yung ginawa nyo, ginawa natin, bale yung fuse, relay number 30, tsaka relay number 86, tsaka stock horn negative, bale, pag dinikit nyo to, yan, yan, ganun, i-check kung gumagana. Okay? Pag dinikit nyo to, yan, yan, yun. So, ganun yung pag-check. Huwag nyong i-on muna yung motor. Yan. Kasi pag in-on nyo yung motor, tapos saka nyo ipipito dun, may tendency masira pag mali yung pagkakabit nyo ng mga wire. Yan. So, ganito lang yung pag-check. Pag gumagana yan, pwede nyo nang takpan. Yan. So, i-check natin dito. Dahil gumagana siya at okay naman lahat, yan, pwede nyo nang gamitin yung pito na to. Yun. So, goods na. So, pwede nyo na tong takpan. Lagyan nyo na ng mga electrical tape. Yung mga ito. Yan. Lahat to, takpan nyo na. Lagyan nyo na ng electrical tape. Pati yung good sa loob. Ganito pala yung itsura dito. Ayan. Ito yung sa may baterya. Tapos ito naman sa kabila. Ito yung galing sa stock horn. So para hindi makalat, no. Ito naman wire dito. Ito yung galing dito sa left side horn. Ayan. Dito ko pinadaan sa baba. Papunta dito. Yung suggestion ko lang sa inyo. Bale, kung magwawiring kayo, sa one side lang lahat. Yan. Bakit sa one side lang lahat? Para hindi kayo mahirapan hanapin pag nag-troubleshoot kayo. Pag nagkaroon ng mga sira yung wire o pag mayroong nasunog na wire. So, dito lang sa isang lugar lahat. Yun lang naman yung suggestion ko. Dito lang sa isang lugar. Para dun nyo lang hanapin yung kung ano yung nasunog na wire. Okay? So, ngayon tatakpan na natin to. Yan, no? Pag natakpan nyo na lahat, yan, ito, pag natakpan nyo na lahat ng mga ano, yan, play na. So, itong si fuse at saka si relay, pwede ito siyang idikit. So, ididikit nyo si relay at saka si fuse. Yan. Si relay, meron siyang mga ganito, mga socket, yan, kabilaan yan. Si fuse din, ganun. Yan. So, yan. So, si fuse, didikit nyo siya dito. Yan. Yun. So, yan. Katabi to sila. So, hindi to gumagalaw. So, hindi yan naalog. So, secure yung mga wire. Wiring. Secure yung mga wiring. So, ngayon, ito naman si relay. Meron din siya dito sa taas. Yan. So, didikit din natin yan siya dito. O ganyan. Ito.
Salamat sa panonood. Amigo Valentino here. Thank you for watching. Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Hold tight. Dripping light. Make it last forever. Stop in time.